Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng pesang isda. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Isda, pechay or bok choy, hugas bigas or rice washing, salt, onion, green onion, ginger pounded o dinikdik na luya, minced garlic, fish sauce or patis, at whole peppercorn. Gagamit din tayo dito ng cooking oil. Umpisa na natin ang pagluto ng pesang isda. First step, kailangan muna nating asinin yung isda. So magsisprinkle lang tayo ng salt sa isda. And then, irarub lang natin to. Siguraduhin lang natin na naasinan natin lahat ng sides ng isda, including yung loob na parts. Pagdating naman sa isda, pwede kayong gumamit ng kahit anong klaseng isda, pero syempre, mas maganda kung mas malaki yung size nito. Tsaka dapat, sa-slice natin. After nating maasinan yung isda, we'll move on to the next step. Next up, kukuha lang tayo ng frying pan. Lalagyan na natin ito ng cooking oil. Then, papainitin na natin. Once na mainit na yung cooking oil, kukunin lang natin yung isda na naasinan natin kanina at ipiprito lang natin ito. After nating maprito yung isda, isi-set aside muna natin ito. Then, we'll move on to the next step. Next step, kukuha lang tayo ng isang cooking pot. Lalagyan natin ito ng konting cooking oil at papainitin na natin. Once na mainit na yung cooking oil, igigisa lang natin yung bawang. Yung luya. And yung onion. Next, ilalagay na natin yung patis and yung whole peppercorn. So, stir lang natin po sandali. Then, ipopour na natin yung hugas bigas o yung rice washing. Basically, ito lang yung pinaghugasan natin ng bigas. So, yung unang hugas natin, yun yung ating kukunin. Papabayaan lang natin itong kumulo. After that, we'll move on to the next step. Once na kumulo na yung rice washing, kukunin na natin yung piniritong isda at ilalagay na natin dito. We'll just simmer this for a few minutes. Then, we'll move on to the next step. Next, kukunin lang natin yung chopped na green onions at ihahalo natin dito. Then, ilalagay na din natin yung pechay or yung baby bok choy. Then, we'll let this simmer for a few minutes more. After nating masimmer itong vegetables, ililipat lang natin to sa isang serving plate. And pwede na nating serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa pandasangpinoy.com. After nating malipat sa isang serving plate, ito na ang ating pesang isda.